Mga ka-idol, may bagong usapan tayo dito since wala pang bagong balita sa mga military natin. Pag-usapan natin ang pinagtatakutan daw na tangke sa buong mundo na ang T-14 Armata na isa daw itong sa pinakamalakas na tangke at pinakabago na tangke sa buong mundo. Pero yung naganap na bakbakan sa pagitan ng Ukraine at Russia, bakit walang T-14 Armata ang na-deploy sa bakbakan na ito? May kahinaan ba ang mga tangke na ito? Hindi ba talaga ito malakas na ito na ito ang dahilan kung bakit hindi pinag-deploy? O matatakot ang Russian leader na baka maubusan ang mga tangke na ito kagaya sa mga upgraded ng mga T-90 tanks? Iyan ang pag-usapan natin kung gaano ba kalakas ang T-14 Armata tank ng Russia. Pero bago pa tayo magsimula sa video na ito, ay huwag kalimutan na i-like ang video na ito at subscribe na kayo sa ating channel upang lumakas ang West Philpost community. At comment kayo down below for more updates sa mga military news. Dahil ang inyong opinion ay importante sa video na ito. At kung sino naman gusto magpa-advertise sa ating channel ay click nyo lang ang link sa description below at mag-message kayo sa ating West Philpost Ad Services. Maraming salamat po. At magsimula na tayo sa video na ito. Ang Russia ay isa sa pinakamalaki na stockpile ng mga tangke sa buong mundo. Ang formidable tank daw ng Russia ay ang T-14 Armata na ito ang pinakamalakas na daw na tangke sa kanilang inventory at mas modern, pero matatakot ba ang mga Amerikano nito? Sabi daw sa isang sources na itong mga T-14 Armata ay isang reinvestment sa lumang T-80 at T-90 na mga tangke. At ito pa, sabi daw ng mga sources na ito kahit pa daw ang armored division ng Russia ay idagdag ang kanilang T-14 at upgrade yung mga T-80 ay hindi daw matatakot ang American tank crew dahil may advantage pa rin ang mga Amerikano pagdating sa mga technology nila. Pero kung sa rate of fire daw ang pag-uusapan, ay may advantage pa rin ang sa mga Amerikano kaysa T-14 at T-80 na mga tangki. Dahil ang sa T-14 at T-80 ay may auto-loading system na medyo may pagahina kumpara sa mga Amerikano na wala kung hindi manually loaded ang kanilang mga tangke. Ito ay sabi sa pahayag ng isang sundalo ng Amerika na isang tank gunner sa 3rd Battalion 8th Cavalry Regiment sa isang magazine ay may apat na crew daw sila na ang isa ay pagka-load ng cannon sa kanilang tangke. Dahil mas mabilis daw ito kung ikukumpara mo sa autoloader ng Russia. Dahil sa kanila ay kaya lang ng 5 segundo para mag-reload, whereas sa Russian tanks na reload ay kailangan pa ng 10 segundo para makatira sa kanilang cannon. At ito pa daw na mas advantage daw ang sa Amerikano pagdating sa mga logistics capability kaysa Russia dahil ang parts nito sa mga Amerikano ay madali lang ma-replace kumpara sa Russian tanks at pinag-maintain daw ito sa Amerika dahil sa bakbakan ng Yom Kippur War na nanalo ang Israel na may 170 tanks lamang na ang ginagamit kumpara sa Syrian Army na may 1,400 na mga tangke ang pinag-deploy at 400 pa dito ay isang T-62
na isa itong pinakamodernong tangke sa panahon na iyon. Pero nanalo pa rin ang sa Israel dahil sa armor ng Russian tank na mahirap mapalitan ang mga armor nito kung ikukumpara mo sa tangke ng Israel. At hindi lang yon, isang beses na ganap na pagkatalo sa mga Russian tank dahil sa bakbakan ng Battle of Prokhorovka na marami ding tangke ng Russia. Pero natalo pa rin sila doon sa isang bakbakan. Pag-usapan naman natin ang T-14 Armata na isa itong next generation Russian main battle tank na nakabase ito sa isang Armata Universal Combat Platform. Dinidisenyo ang tangke nito sa isang Ural Design Bureau ng Transport Machine Building at sinimulan ang design to sa 2014. Ang nag-manufacture ng mga tangke nito ay ang Uralva Gunzanov at ang nagkakahalaga nito ay umabot ng halos $3.7 million hanggang $4.6 million. Pag-usapan naman natin ang specification nito na may bigat ito na halos 55 na tunilada at may haba ito ng 10.7 meters. Ang lapad nito naman ay kaya ito ng 3.5 meters at ang taas nito ay nasa 3.3 meters na may crew lamang ito na tatlo kung ikukumpara mo ito sa Amerikano na may apat ka mga crew. Medyo mas malaki ito kung ikukumpara mo sa ating mga bagong tangke na in-order na ang Sabra Askew 2 light tanks. Ang kaliber nito ay isang 125mm at ang effective firing range nito ay umabot ng 5 kilometers according sa Ural Vaguzavud. Ang maximum firing range daw nito ay umabot ng 12 kilometers na may pagkalayo talaga ang mga tangke na ito at hindi na ito normal na mga range. Ang armor naman nito ay isang 44S-SB-Shistel. Ang main armament nito ay isang 2A82-1M-125mm. Smoothbore cannon na may rounds ito na 45. Ito ay may posibleng mapalitan ang isang future version na smoothbore na 2A83-152mm tank gun. Ang secondary armament nito ay isang 12.7mm cord machine gun at 7.62mm PKTM machine gun na medyo may pagkalakas ang mga tangke nito. Ang engine naman na ginagamit ay isang diesel double turbocharger na may 1,100 kilowatts ang kaya mag-generate o katumbas ito na 1,500 horsepower. Ang power weight nito ay nasa 20.4 kilowatts per ton. At ang payload capacity nito naman ay meron itong 42 rounds sa primary gun at 2,000 rounds naman sa machine gun. Ang maximum speed nito ay kaya ito makaabot ng halos 75 to 80 kilometers per hour na napakabilis talaga nito. Pero mga ka-idol, ang tangke naman nito ay hindi pa proven kung hindi sa papilis lamang at hindi pa ito nagagamit sa totoong bakbakan. Pero may mga rumors na baka i-deploy na ito ang T-14 Armata sa bakbakan sa pagitan ng Ukraine at Russia at dito ma-prove kung malakas ba ang mga tangke na ito o isa lang overhyped tangke. Sa inyong mga opinion mga ka-idol, malakas ba ang T-14 Armata o isa lang itong overhyped na tangke? Leave your comment in the down below description below. At dito lang tayo magtatapos sa video na ito.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit mo na yung like button. At kung wala pa kayo nakasubscribe sa video natin o sa channel natin, ay subscribe na kayo dahil upang lumaki ang ating West Philpost community. At comment kayo down below dahil ang inyong opinion ay importante sa video na ito. At shout out sa dalawang commenters na ito, mga ka-idol, sa 2023 na sila ang first at second like na nakipag-like sa video natin sa starting sa 2023. Hanggang sa susunod ulit, ito ang West Philpost Military News.